this, no, your friendship na nagmula din naman talaga o mas nag-blossom palalo dahil nga sa magandang buhay na kaka-celebrate lang ng 5th Momchiversary. Hindi lahat nga ng shows ay tumatagal ng 5 years gaya ng sinabi nyo kanina. So ano naman po ang feeling na ito na, nasa 5th year na ang magandang buhay. We'd like to get your reactions, Momchies. At dun din sa sinabi ni Albert na sana raw ay decades more. Ay. So ako naman lagi mauna. So ito na, sobrang grateful talaga. Walang pagsasadla ng grateful. Thank you, Lord. And sa pagsasama namin, sa mga natutunan namin, sa mga guests namin, yun ang pinaka-grateful kami. Kasi hindi lang sa TF ang nakukuha namin, hindi lang yung opportunity, kundi yung mga natutunan naming aral ba na hindi mo mababayaran ng pera talaga. Thank you, Lord. Tama. Totoo yan. Sa mga aral na nakukuha natin sa mga guests mismo natin sa 5 taon, diba? Hindi lang nila alam kung gaano nila tayo na-inspire, na tulungan sa araw na yun. Sa isang salita niya, at galing yun sa mga guests ng mga artista. Then, nakasama din natin sa industriya. Yes. Yung akala namin na 3 months, di ba akala natin ito ay isang filler lang at 3 months lang, pwedeng 3 months lang siya umano. Pero nagulat kami, parang ilang birthdays na, ilang anniversary na ang nasa-celebrate natin dito sa Magandang Buhay. Ganun talaga pala kapag hindi mo nararamdaman yung trabaho. And totoo, from the start na nag-umpisa ang Magandang Buhay, na sinasabi namin sa mga nanonood sa amin na sabay-sabay tayo matututo dito, hanggang ngayon na 5 taon na, sabay-sabay pa rin tayo natututo sa isa't isa. Kaya napakasarap ng feeling talaga. Every day may natututunan kami sa Magandang Buhay with the guests at saka yung mga nangyayari sa kapaligiran natin. And yes, actually, ilang taon man ang abutin, hanggat gusto nyong manood, mapanood kami, eh siguro nandiyan dyan kami. Kahit parating ng kasiyahan, eh pwede naman kami magstay. Oo. Yes. Mga 2 years na lang. Ay! Sabi ka na nga pa. Ayaw naman ka. Ayaw. Paano nga kayo pag matatanda na tayo, no? Lol, she's... Kamay mo. Magandang buhay. Ano nga yung tanong ko sa iyo, iha? Ano nga yung tanong ko? Kalimutan na yung tanong. Yeah. Friendship talaga ang pag-uusapan. It's always a beautiful experience. True. To always have a new friend, 'di ba? Yung interesado ka lagi sa isang taong malaman ang buhay niya, and to top it all, katawanan mo. The entire yes. Ang hirap eh. Diba? Lalo na sa mga panahon na ngayon, ang hirap tumawa. Kailangan natin ng mga kaibigang magpapasaya sa atin. Mm-mm. Tama po. Kaya rin naman andito ang Momchies, ang soul mo'y akin, para rin pasayahin at patawanin lahat din ng mga Momchies dyan, pati ang buong pamilya. Maraming salamat po for your answers. Again, happy 5th anniversary o Momchiversary sa Magandang Buhay. Now, last 2 sets of questions tayo. Kamustahin na natin si Flo Galindez. Hello, Flo. Hello. Hello. Questions po, syempre, usually at tagal na rin, more than 5 years na rin ang friendship ninyo. So, meron pa ba kayong nakikitang something new discovery sa isa't isa? Marami pa. Marami pa kaming gustong gawin sa isa't isa. Marami pa po kaming gustong i-explore. Ngayon talagang medyo nasasap na nai-stop lang dahil nga siyempre kami na Ma'am si Diyos, maliliit pa yung mga anak namin. And then itong pandemic and then yung parang pagkakataon na yung everyday may taping kami sa Magandang Buhay. Pero pag kung wala kaming ganun, marami kaming gustong gawin, i-explore, pupunta sa mga lugar-lugar namin. Ganun ang aming plano. True. Marami pa rin kami na-discover sa isa't isa. Tapos parang pakadiri na ng pakadiri. Hindi, loko. Ganun ba yung tanong? Hindi ko alam. Tanong iba yung sagot ko. Hoy! Yung discovery ko, nabulok pa rin. Yes, totoo yun. Hindi, yun nga, meron pa rin mga, kahit ng maliliit na bagay kung paano sa pagkain. Sa ngayon, ang mga na ano namin, nakita namin na bago sa isa't isa,
ay dahil nga may pandemya, kung paano mag-disinfect ang mga, ang bawat nanay sa amin, di ba? Iba si Ma'am Shimels, iba si Ma'am Shikars, iba ko. So, may natutunan din akong mga pag-disinfect ni Ma'am Shimels na lahat in-spray yan. Dumaan lang sa kanya, sinispray niya yung tao. Pero talaga, Ma'am Shijos, ang sarap, no? Like, yung may nadidiscover ka pa rin everyday, kahit matagal mo ng kaibigan. I guess, yun thrill ng pakikipagkaibigan, yung ma-discover mo na yun yung laging parang bago, di ba, na may nadidiscover ka. I like that. Yes, can you tell us, Ma'am Shimels? You want it? No. Hindi, meron talaga kami madidiscover forever na namin madidiscover din yan. Kasi kahit mag-asawa ka, may madidiscover ka pa rin na, ah, ganito pala siya. So, sa friendship, meron at meron din. Mm-hmm. Yan, tama na yung sagot mo. Hanggang doon lang, okay. Ayoko na nga. Actually, syempre, dali natin yung POTD segment ninyo. In terms of friendship ninyo, ano yung pulot na nakuha nyo until just sa friendship ninyong tatlo? Ano yung pulot na hangtil na hanggang tumanda kayo na ikikip nyo pa rin para sa heart, sa puso ninyo? Ako muna pa. Ago. Ago, Ate Carlos. Ikaw na. Ha? Ikaw na, Chambi. Ah, sige. Ang pulot ko sa friendship namin is, ang kaibigan ay talagang i-discover mo yung pagkatao. Tapos along the way, pwede kang magwisit, pwede mo siyang hindi natanggapin sa buhay mo. Yun, kung ang tingin mo ay kaibigan na fair weather friend lang. Ibig sabihin yung dadaan lang. Pero pag tinanggap mo na siya sa buhay mo at nagdesisyon ka na itong kaibigan na to ay for keeps at ito'y magiging kaibigan ko, wala na akong choice hanggang pagtanda ko. So tatanggapin ko na lang talaga siya at mamahalin ko siya at ang ending, pagtatawanan mo na lang siya. Uh-huh. Pagtanda tayo. Uh-huh. Diba? So, yun ang aking pulot na accept your friend kung paano sila, and acceptance kasi is the key sa friendship. So kung paano sila hanggang pagtanda, alam nyo, ma-enjoy nyo pagtanggap mo yung kaibigan mo kung paano siya. Ma-enjoy nyo hanggang pagtanda nyo, magtatawanan kayo. Correct. Lalo na pagtanda, kasi pagtanda na talagang iba na din ang ugali ng mga matatanda. Ako talaga nararamdaman ko pagtanda naming tatlo sa isang, kunyari pumunta na kayo sa akin, sa Tacloban. Mag-away ako tayo. Away lang kami. Tapos mamaya-maya, tawag din kami. O say, ano pagkain dyan? Hindi. Ako muna, Ma'am Shimels. Pupuesto ka na, kataas na yung tuhod mo. Ha? Ako naman, siguro yung sa aming tatlo. Kasi, parang 'di ba sinasabi nila lagi pag ang mga magkakaibigan dahil super close na kayo, parang sinasabi nila dapat dahil naging close tayo, dapat pare-pareho tayo. Ito ang napulot ko dito sa friendship namin. Yes, pare-pareho kaming nanay, pare-pareho kaming babae, pare-pareho kaming in love, at pare-pareho kaming kontento sa buhay. Pero dito lumalabas yung dapat pa rin nating intindihin, at dito lalabas yung respeto dahil magkakaiba pa rin tayo. So kung ano man ang pinagdadaanan niya, huwag mong isipin na parang, kung ako yan, dapat ganun. Natutunan ko dito na dapat talaga irerespeto mo yung taong yun at iintindihin mo na doon mo ikokonekta yung katulad nung sinabi ni Ate Cars na tatanggapin mo kasi nirerespeto mo siya. So yun yung napulot ko dito sa ating friendship for almost more than, I think, 5 years. Kasi nga nag-start tayo ng, ng Your Face, di ba? So more than 5 years na rin tayong nagrerespetuhan. Oh, yeah. At saka marami pa tayong pagsasama. Yes. Diba, naihanda ating mga sarili. And okay kami kasi sa aming pagkakaibigan, hindi kami madamot sa friendship. Gusto namin marami pa kaming dumating na sa aming friendship na ito. Gusto namin marami. Diba, the merrier, the better. True. Yes. Yan naman, tama yung sinabi mo, Chubbs. Kasi yan ang natutunan ko sa friendship na to, na sinabi ni Chambelu at ni Ma'am si Jostin na alam mo yun, hindi tayo nagbabawas ng kaibigan, kundi nagdadagdag tayo ng kaibigan. Kasi ang kaibigan naman is hindi nang kung yung kailangan, andyan ka sa saya at sa lungkot, alam mo yun. So tama yung sinabi nilang dalawa na yung understanding, parang committed ka sa friendship talaga. Kasi kung hindi ka committed, talagang lumabas ka na, umalis ka na. Eh,
at the end of the day, iintindihin mo din talaga ang isa't isa eh, kasi alam mo din ang pain ng isa't isa. So, alam mo yun, parang mas tatanggapin nyo na lang talaga. Kaya, acceptance, nagdadagdag, hindi nagbabawas, at talagang harmonious na pagkaibigan. Ang natutunan ko dito. Lai, I love yes. the word committed. Yes, committed tayo, no? Can I marry you? Charing. Pag-committed lang to sa relasyon, no, ng pagiging mag-girlfriend, boyfriends, or husband and wives, pag-committed ka kahit sa anong bagay, magsistay ka kahit napakarami ng rason para umalis ka. Yes. Actually, that's the reason why I love watching Magandang Buhay. Kasi lagi kong nililook forward yung pulot of the day ninyo, aside sa mga exciting episodes ninyo. So, congrats sa fifth year of Magandang Buhay, and I'm looking forward sa napakasayang movie na siguradong tatawa ako sa inyo, mga mama. Thank you so much. Nakatuwa naman si Sir Flo. Thank you. Oh, yes, thank you, Flo Galindez. Okay, siguro na. Jules. Siguro na nakikita rin ni Sir Flo yung pag nagpupulo tayo, Ma'am Shimil, tapos i-correct mo yung sarili mo, no? Ikaw din ang magre-react sa sarili mong pulot correct. Ang galing. Tsaka talagang na-i-incorporate niya yung pulot of the day sa kanyang questions today. So maraming salamat, Sir Flo Galindez.